Simple lang po naman yung mga requirements. Dapat po sila ay nakarehistro sa DA. So, dapat po meron silang RSBSA control number. Ano po? Ngayon po, kung hindi po napoproseso yung kanilang RSBSA, pwede po naman silang humingi na certification sa MAU DA na sila ay talaga pong lehitimong magsasaka. Na yun po kasi ang aming basihan para sa pagbibenta ng palay sa NFL. Makikita po kasi natin doon yung hectarage ng kanilang sinasaka. So doon po yung po ang basihan natin kung ilan yung pwede na lang ipasok sa NFL. Halimbawa po, yung nakalagay sa kanilang RSBSA or certification is 1 hectare. So allowed po sila magpasok ng hanggang 100 kaban. So pag halimbawa po mag naka-ani na sila, magdadala lang sila po sila ng sample dito sa NFA, papakita yung ano, te-testing po natin kung papasa dun sa pa dun sa kanya sa parameters na sinusunod ng NFA. So doon po bago po pre-presyuhan yung palay. Ngayon po kung magkakasundo sa presyo yung parameter at saka yung sa tinakdang presyo ng NFA, so pwede na po nating timbangin yung palay. Kahit po anong variety, pwede po? Opo ma'am, wala po tayong pinipili. Basta ang tinitingnan po natin ay yung kanyang kalidad na basihan natin din po, yung tuyo at malinis, 19 pesos per kilo. Yun naman po yung press from pa, yung kaani po, ay padadaanin po natin siya sa ating moisture meter. Doon po natin makikita yung presyohan kung saan siya papatak. Depende po sa pagkatuyo, pagkabasa ng palay. Ito pong mga nakabilad ngayon dito sa labas, mga naibenta na po ba yan ng farmer o nakikibilad lang? Yung iba po nakikibilad lang, ito po naman po yung iba na naibenta na po. Ah, paano po ba kung makikibilad po dito sa loob ng compound ng NFA ang isang magsasaka? Ay papi-schedule po natin, dapat po i-schedule siya para po hindi magkabukulbul yun kasi po. Mga pang ilang kabanis po ang pwedeng ibilad ng isang farmer dyan? Actually ito po ay kaya niyang mag-ano ng sa 800 bags po. Yung ating solar glass. Sir, yung nakapaskil po sa labas na presyo ngayon ng palay na 19 pesos, malinis na at tuyo na yun, yun lang po talaga ang kalakaran ngayon? Opo, 19 lang po. Yun po yung tuyo at malinis. Basta ang nakatakdang presyo lang po, 19 sa tuyo at malinis. Bakit po kaya nasa 19 pesos lang? Yan po talaga yung tinatdang presyo, 19 lang po yung mga nakaraang taon. Tanungin ko po kayo, kung kayo po ba gusto nyo magbenta ng palay sa NFA o hindi? Hindi, dito lang sa mga binibigyan. Bakit po kayo nyo magbenta ng palay sa NFA? Paano, ganun din ang presyo nun na. Saka mabusisi masyado din. Okay. Maraming salamat po, tatay.